Hindi na pamamasada ng habal-habal o motorsiklo ang kabuhayan ng ilang driver sa General Santos City. Matapos maghigpit laban sa mga habal-habal dahil sa peligro nito, may ibang serbisyo ng inaalok ang mga namamasada para kumita. Nagpapatrol Jada Yupay. Halos nawala na ng kabuhayan ang mga namamasada ng motorsiklo sa GenSan. Idineklara kasi itong illegal ng LTO sa GenSan dahil delikado. Kaya may illegal na namamasada na nakahanap ng iba pang illegal na pagkakakitaan. Ang pag-aalok ng panandaliang aliw. Gaya ng habal-habal driver na ito, 150 hanggang 200 pesos ang bayad. Malaki na raw ito kumpara sa kinikita nila sa pamamasada. Doon sila, kasi sabay lang boarding house doon. Kung may boarding house lang. Kung may walang boarding house, may lads. Aminadong AIDS peer counselor na si Brenda na nakaranas na siya ng ganitong serbisyo. Pumama ko, so umpisa pa lang, syempre sasakay ako, pupunta ako sa pupuntahan ko. Tapos yun sa yung sa kalagitnaan, yung driver mismo yung una mag-attempt sa akin. Papayinig lang siya na parang yung malamig, ano ganun. Syempre may hug. Aminado ang lokal na pamahalaan ng GenSan na isa ito sa malaking problema nila ngayon, lalo't 21 na ang kaso ng nagpositibo sa HIV/AIDS sa lungsod. So they sort out sa mga nagsisex work, mostly sa male to male. So isa din yung risky behavior. Pero para sa mga driver, mas makakatulong kung papayagan muli ang pamamasada ng habal-habal para may legal muli silang kabuhayan. Jada Yupay, Patrol ng Pilipino, General Santos City.